Ngayon, magluluto tayo ng isang seafood recipe, ang ginataang hipon. So itong ginataang hipon ay paborito kong pagkain dahil sa creaminess niya at sobrang healthy pagkain. So unang-una, magigisap tayo ng ating garlic. And one whole onion pala. Garlic. Around 4 cloves garlic. Siyempre, ilalagay ko rin yung aking luya. Around 1 times of salt. Ginger. So, isauté lang natin to hanggat lumabas yung aroma ng ating aromatics. Yan. Isauté lang natin. So, once na lumabas na yung aroma ng ating aromatics, ilalagay ko na yung aking kalabasa. So, yung kalabasa ko is yung kalahati ng to. And we mix it well. At ilalagay ko na yung aking gata. So, ang gamit ko ditong gata is Coco Mama at hindi siya sponsored. So, baka naman kung sino mang gumawa nitong Coco Mama. Lagay lang natin. Yan. So, inuuna ko talaga yung aking kalabasa. Dahil matagal siyang palumbutin dahil hard vegetable siya. So, tatakpan lang natin to for 5 to 10 minutes hanggat lumambot po yung ating kalabasa. So, bago natin i-check yung ating kalabasa, please do not forget to like, subscribe to our Facebook and YouTube channel at Chef JB. So, i-check na natin ating kalabasa kung malambot na ba siya. So, ayan. Medyo malambot na po yung ating kalabasa. Then, pwede ko nang ilagay yung aking hipon. So, yung hipon ko is around 500 grams. So, kalahating kilo po ito. Then, i-mix lang natin to hanggat magkulay orange po yung ating hipon. So, madali lang naman lutuin itong hipon. It will take 3 to 5 minutes hanggat maluto siya. At maging orange po siya. So, ilalagay ko na rin yung aking kangkong. Then, i-mix lang natin ating kangkong hanggat mag-melt down po yung ating kangkong at maluto po ng tuluyan po yung ating hipon. So, after a few minutes, tingnan nyo, ayan, nag-melt down na po yung ating kangkong at luto na po yung ating hipon. At, tsaka naman, isi-season natin siya with salt. Around 1 teaspoon of salt. And syempre, pepper. Around 1 teaspoon of pepper. So, we mix it well hanggat ma-season po yung ating ginataang hipon. So, napaka-importante, season lagi yung ating pagkain. Para hindi maging bland o kaya naman walang lasa yung ating pagkain. So, sobrang importante i-season ang ating pagkain. So, tapos na po yung ating ginataang hipon. So, sobrang dali lang gawin. So, kaya-kaya ito na magawing bata. At very healthy dish yung ating pagkain ngayon. And now, we are ready to plate. So, sobrang linamnam ng ating ginataang hipon. At perfect na perfect din to sa tag-ulan. Yan, plate lang natin.